Anaman, naglunsad ang DOH ng kampanyang Bida Solusyon sa COVID-19. B para sa bawal walang mask. I para sa isanitize ang mga kamay. D para sa dumistansya ng 1 metro. At A para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha. Malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christy for Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, happy hormones po muna tayo. Pang matagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christy for Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christy for Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chika. Tumuto po kayo, kami na po ang bahala na rin sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. We're transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Karamay sa oras ng sakuna. Katuwang sa mas maunlad na pamayanan at masayang buhay. Kasama nyo na sina Cheryl Cosim at Menchie Silvestre. Alagang kapatid sa Radyo 5, 92.3 News FM. Makibahagi at kasiyahan at dalamhagi. Kalusugan. Yes, masayang Lunes ng umaga mga kapatid. Ngayon po ay ang makasaysayang araw ng September 21, 2020. Welcome pong muli sa isa na naman pong ediksyon ng Alagang Kapatid sa Radyo 5. And of course, how was your weekend? Yan naman syempre ang ating bungad tuwing laba, nakapag-plancha at nakanood. Ito ay very proud. Nakanood ng dalawang magagaling na pelikulang Pilipino, Bravo, Percy in Talanak. Ako, hanapin po ninyo on Netflix, Distance. Yung isa, nako, Something About Waiting for Heaven, o Dapit Hapon, Sunset, I think. Ang ganda, tignan po ninyo, pelikulang Pilipino on Netflix. Ako po ang inyong lingkod, Menchie Silvestre po, na makakasama po ninyo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga ngayong araw na ito ng Lunes. And of course, pwede po kayong tumutok sa amin via Radyo 5, 92.3 News FM po yan. And of course, sa mga nasa, lalo na yung mga nasa ibang bansa at saka yung mga gustong tumutok via Facebook, mas konbinyente pag via Facebook po nakatutok. Pwede po kayong tumutok via Facebook Live po ng Radyo 5, 92.3 News FM. Ngayong umaga po, pag-uusapan natin, ano, ang buwan daw po ng Setyembre ay kinikilala bilang Thyroid Cancer Awareness Month. Let me check kung Thyroid Cancer Awareness, ha, or Thyroid Gland Awareness. Pero ang buwan po ng Setyembre ay nakalaan nga po para atin pong alamin, magkaroon ng dagdag na kaalaman tungkol sa ating thyroid gland. Bukod po sa goiter, na yan po yung mas madalas natin naririnig, ano, mas pangkaraniwang sakit na ating alam, eh tumatama din po sa ating thyroid. Meron din pong condition o disorder na mga dapat nating malaman din at maunawaan, gaya ng hypothyroidism, at ang isa naman ay ang kabaliktaran niya, hyperthyroidism. And of course, sadly, meron din po yung tinatawag na thyroid cancer. So bago natin na
bago natin tawagin yung ating bisita, Segway. Happy birthday, alagang kapatid, com staff, Aubrey Arboleda. Happy birthday, Aubrey. Happy birthday! September 21 pala itong batang ito. Ayan ha. So kaya po, kung kayo po, again, ito, kung kayo po may mga katanungan tungkol sa inyong mga thyroid, ano ba ang thyroid? Thyroid sa Tagalog. Ito ba yung boso? Naku, dapat katawagin na natin ang ating guest sa umagang ito. At pag-usapan po natin, sali po, comment po sa ating FB Live para hahanapan natin ng katugunan ang inyong mga katanungan. Kasama po natin, pwede ba natin siyang tawaging reluctant guest? Hindi naman siya reluctant, pero talagang buti na pa-oo natin siya na mag-guest po sa ating dahil napaka-precious ng kanyang ibabahagi po sa ating ngayong umagang ito. Dr. Elizabeth Paz Pacheco, isa po siyang endocrinologist mula po sa The Medical City and siya po ay isang profesor ng UPPGH. Ayan, pabatiin muna natin si Doktora. Good morning, Doktora! Hi, good morning! Good morning, Menchie, and good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Good morning sa inyo. Doktora, let's start with good morning. And marami kasi ang hindi familiar ano sa thyroid gland. First of all, ano ba ito? Nasa ang banda ba ito? At ano-ano ba yung, well, compound question. Ano-ano iba yung mga sakit na tumatama rito? So let's start with, ano ba yung thyroid gland? What does it look like and where is it located? Okay, medyo nag-prepare ako ng konti. So meron tayong Nice. Issues lang para mas madaling maibig. Mm-hmm. Nang nakikinig sa kananinood. So, yes. Let's start with... May photo si Doktora. Yung sa mga nakatutok sa atin sa radyo, no? Sige, we will try to describe yung itsura nitong photos na isi-share din sa atin ni Doktora. Good morning, Tita Bangge Domingo. Nakatutok na sa atin. Is it already there? Pag-alagay na sa yung slide, sa isang slide sa inyo. Kung nakikita ninyo, di ba? Wala pa. Okay, anyway, ang una kong gusto sabihin, first of all, itong mga ginagawa ng mga doktor para sa mga pasyente, meron din kami isang grupo ng mga doktor, ng mga specialista sa endocrinology. So, yan yung Philippine Society. Endocrinology. And metabolism. Meron kami initiative na magkaroon ng vulgar awareness. So, kung slide din yung aking ipinapakita ngayon, na parang meron kami mga ganyan, mga lay forum, mga pag-usap ng mga pasyente at sa mga taong gusto magkaroon ng dagdag na kaalaman, kagaya ng ginagawa mo ngayon sa atin sa umagang ito. Yes. Anyway, so with that, I will now move to the next photo para masagot ko yung tanong mo. Ano ba yung thyroid gland? Mm-hmm. So, ito yung thyroid gland. Kung nakikita niyo yung leeg ng isang tao na pinapakita ko ngayon sa aking hair, ang thyroid gland nandoon sa lugar ng ating leeg. Diba? Ang itsura niya, kagaya ng nakikita niyo sa picture na pinapare ng PSDM, para siyang paru-paro ang hugis. It's a butterfly-shaped organ sa medyo lower part ng neck natin. So, pag nakikita mo to sa isang tao, medyo hindi ko nakikita eh. Parang ang normal na walang problema sa thyroid gland in terms of size o yung goiter. Kasi ibig sabihin talaga ng goiter, kahit anong konting paglaki sa normal. Anything that's not normal, pwede natin sabihin may goiter. Oh, okay. Lumaki siya either pantay na pantay ang paglaki o nagkaroon siya ng mga konting bukol o paglaki na nasabi natin nodule or bukol. Lahat ng yun. Lahat ng yun pwede na natin sabihin goiter ang tawag. Mm-hmm. As I was saying kanina, karaniwan, wala kang karaniwan, wala tayong nakikita. Mm-hmm. May nakita ka, na parang nagkabukol, kaya malaki. Meron ng iba akong pasyente, mga itukwento ko mamaya, na yung size mismo, parang kitang-kita mo na nakapatong sa loob. Ibig sabihin, lumaki talaga. Boso. Mm-hmm.
So yun ang boto. Oh, aha. Doktora, okay. We weren't able to share the photo ano, pero ituro nga po natin, so saang banda dito po sa liig yung ating thyroid gland? And how big is it? Sabi po ninyo ito ay hugis, paru-paro. Ito ba ay normally parang size din po ng paru-paro? Ganun din po ba ang kanyang laki? Actually, hindi naman siya masyadong malaki. Mga 5x3 cm lang sa yung normal size. CM. Oo, centimeter. Mm-hmm. Maliit lang. So, hindi mo nga, kagaya nga sinabi ko, kung tumingin ka around mga ibang mga kasamang tao ngayon, I am sure marami pa rin yung mga mapapansin meron ganoon. So, yes. Nakalata sa akin lumaki and, or may fall. Mm-hmm. Okay. So, ano po ang silbi ng ating thyroid gland? So, before we go to lumalaki siya, bakit siya nagkakaroon ng mga disorder, ano ba ang role niya sa ating katawan? Okay, so yun nga yung isang importanteng tanong na para maintindihan ng lahat. At again, kung sana lalabas itong aking isang slide. Yeah. Yeah. Maganda to para madaling, ano, di ba, pag may visual, magandang maintindihan. Pero, yes. Na, napaka-importante talaga ng thyroid gland sa isang tao. Ang gland na to nakaka-apekto sa lahat ng parte ng katawan. Ito pinapakita dito sa picture na to na pwede siyang mag-apekto sa puso, sa brain, sa ating pag-absorb ng pagkain, pati sa ating food absorption. Oo. So talagang importante na meron tayong hormone na napoproduce itong thyroid gland. Okay. Lalaki at babae, pareho merong thyroid gland. I just had to ask that question. Kasi parang bibihira akong makakita ng lalaking merong boso. Di ba parang yun ang tawag, yun ang medyo mas pangkaradiwang tawag, doktora. No? So lalaki, babae, pareho ba tayong merong thyroid gland? Hey, very good ang iyong observation. Wala namang gender discrimination dito sa thyroid gland. Tamang babae at lalaki. Pero tamang observation mo. Maraming condition at na thyroid condition ay mas maraming naapektuhan ang mga babae. Thyroid disease, like brain disease. Aha. Karaniwan medyo ano tayo, mas apektado ang babae compared sa lalaki. Is there an explanation to that, doktora? Kasi para din alam natin, ano, kunwari tayo yung mga kababaihan, ano, dahil alam natin na mas merong posibilidad na ang babae ay magkaroon ng problema sa thyroid gland. Paano natin pwede itong iwasan if we know paano siyang nakukuha? Okay, yung mga general points for both men and women, pang lalaki at pang babae, okay, has to do rin with yung ating mga diets, di ba? In terms of yung pagsusunod enough iodine. Yung iodine, okay, component yun na nagpo-form ng thyroid hormone. And karaniwan, kung kulang yun sa ating sinakain, sa ating diet, ang nangyayari ay nasi-stimulate yung thyroid gland natin na lumaki at magkaroon ng more production ng thyroid hormone. So in most cities, urban cities, okay, okay naman tayo ng iodine. Pero sa totoo lang, nung inaral din natin ng buong Pilipinas, ang dami nating regions, di ba? Ang konsumo ng iodine sa kanilang mga kinakain sa araw-araw. Yes. So, for example, mentioned some interesting thing. Yes. Hindi ko makakadita ng daga, kompleto ka na ng iodine dahil yun ang isa sa mga main sources. Yan. May karaniwan sa ating mga nakakabayan, hindi rin naman nakakakain ng husko, di ba? So, hindi rin talaga nakukuha yung iodine from that. So, at some point, nagkaroon ng isang rekomendasyon okay. Kung pipili ka ng salt na na-iodine, nilagyan ng iodine, hindi natin yun. Baka makatulong sa pagdagdag ng iodine sa ating kinakain sa araw-araw. So, nagkatawan. Okay. Doktor!
Yeah. Doktora, let's break for a while. It's 10:15 mga kapatid. Ano? Mag-break tayo mabilis na mabilis. I-attempt natin nga ipasok yung mga slides ni Doktora kasi nabimisteryohan ako doon sa itsura ng ating thyroid gland. And of course, malaking pakinabang sa ating mga viewers, especially the ones na nakatutok on Facebook, ano, para makita natin itong mga visuals na to at makarelate tayo ng gusto sa ating pinag-uusap. So magbe-break lamang tayo. Mabilis sa mabilis. Huwag kayong aalis, kapatid. Ha? Bago yan, hello, Father Joel Sabalia. Hello, Raul Suangco, na lagi pong nakatutok sa atin. Tutok lamang. Magbabalik pa po ang alagang kapatid sa Radyo 5. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christy for Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, happy hormones po muna tayo. Pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christy for Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christy for Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chika. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala nila sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Isa po sa mga nilalaman ng kampanyang Bida Solusyon ng DOH ay ang isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. Ang COVID-19 ay maaari ring makuha mula sa paghawak ng mga bagay na may droplets, tulad ng mga doorknob, telepono o handrails na aksidenteng na ililipat sa mata, ilong at bunganga. Maghugas o isanitize ang mga kamay. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, we can hashtag Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Pagmaalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras at kalahati na hitik sa legal na solusyon. Kahit pa sa illegal na sitwasyon, mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin na tatakpan ito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Kabisado niya ang lunas, sabihin lang ang nararamdaman. Dahil ang kanyang panggagamot, naturopathic ang paraan. Lahat ng madahon na gulay, ayan, safe ka dyan. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid. Healing galing. Healing galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag gusto ng healing,
gagaling. At kung kayang i-share, share the blessing. Healing galing. Healing galing. Be kind to your body, kapatid. Healing galing way lang tayo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mapapanood pa rin po nila ang ating episode. Good morning, Kim Villa. Good morning po. Father Nino Itule is also watching. Good morning po, Father, and God bless din po. Alex Fuentes watching alagang kapatid at kay Miss Menchie at good morning. God bless, be safe. Watching here in Bacolod City ang ating Suki. Again, binabati Aubrey Arboleda, binabati ka ni Father Nino. Okay. Itatama na mamaya ano kasi kung hindi nga ako nagkakamali dun sa explanation sa atin ni Dr. Beth kanina ay lahat tayo ay may thyroid gland. Pero iba yung may thyroid disorder. Alin kaya dito ang meron ka? Bebebe. Masirag. Ayan. Mula naman kay Gigi Valderrama. Hello po, Dr. Beth. Aha, tandali. Merong mga ibang nagpo-promote din ang kanilang mga produkto. Mula kay... ito mukhang merong katanungan. Okay. Grace Rojas. Good morning, Dr. Beth. Gigi, good morning. Ayan, tawagin na natin. Ibalik na natin si Dr. Beth Pacheco. Isa po siyang endocrinologist at sa Medical City. Ayan, we're back. Sorry, bigla ako nawala, no? Ako ang nawala, ano? So, atin pong, ayan, si Doktora is back. Pareho kami, we're back. So, Doktora, I think, ano, na-achieve na natin ang ating gustong magawa na mag-share ng photos. Are we ready with it, Jess? Kasi kanina, Doktora, merong isang comment dito kanina, sabi ni Bebebe Masirag, siya daw ay may thyroid. Pero di ba, tama ba? Tayo lahat ay may thyroid. Oo, tamang lahat tayo ay may thyroid. Di ba? Yung sinabi ko, babae o lalaki may thyroid gland. Yes. Mm-hmm. Yes. Ayan, ngayon, so siguro, ito, isa pa, mula kay Charlie Armenta, good morning po, ma-menshi, and to Doktora, habang ako ay nagugupit ng IV plant. Tamang-tama, naku, meron tayong mga plantito at plantita na mga nakatutok. Ako po ay pasyente ng PGH for opera bukol sa thyroid pero di na ako nakapunta kasi gawa ng COVID. Pero lahat sa thrice ko na biopsy, benign. Doktora, let's ano lang po, some questions lang muna habang tinatry i-attempt uli natin yung photos. Benign po, may gamot po ba para sa bukol na ganito? Need ko po sana kahit second opinion, kahit po gamot para matunaw if not, pwedeng pa-opera. So, surgery always the only option or meron bang ibang option pagka yung yun na, lumalaki na ang thyroid gland? And ano particularly ang tawag doon? Goiter na yon. Yun na yung goiter. Oo, tiyak na goiter na yon pag malaki. May mga bukol-bukol. Sabi natin, meron ng bukol at tama yung ginawa, nag-biopsy na, tignan. Kasi diba, ang ating worry lagi ay So, sa awa ng Diyos, hindi naman ganun kadami ang cancer sa mga bukol-bukol. Pero ayaw mong makamiss noong na hindi mo nakita na meron palang cancer para matigyan ang gamutan agad. So, yung sa kanyang question, of course. Nakailan na siya. Yung pag-lucky at yung may symptoms na hindi maganda, importante pa rin talagang regular na mati-check up ka. So, alam ko sa pandemic, talagang medyo maraming nag-i-check pero, observahan natin sa mga po, and kailangan pa rin talaga natin bumalik sa ating mga doktor para ma-check up dahil
palagi ito, mahaba-haba pa itong pandemya. Mahaba-haba pa. So is it something that can be postponed? Is that surgery something that can be postponed and hintayin natin na medyo umayos-ayos o oops, wrong yan. Dapat ma-schedule na as soon as possible yung kanyang operasyon. Okay, ang urgent na operahan, kung meron nang nakitang may cancer sa mga biopsy, hindi siguro maganda. Oh. Kahit hindi na kabilis tumubo ang primary yes. cancer, mainan pa rin yung aagapan niya. Yeah. Okay. So, Doctora, you're a professor at UPPGH. So, I'm sure, hopefully naman yung lahat ng iyong mga estudyante, they're managing kung si isa man, maaaring isa doon ang iyong mga estudyante. And hopefully managing itong si Charlie Armenta correctly. Kasi sabi niya, gusto niya mag-second opinion. So, is it a... should he pursue? Oo, kung malaki na at marami, kailangan din siya talagang mag-follow up para maiplano. Ngayon kasi dati nung nagsimula pala yung pandemic ng March, sabi natin, ay huwag muna yung mga pwedeng i-delay. Pero September na tayo, dito po nakaka-anim na buwan na, yung anim yes. mga diabetes at itong mga boyfriend. Panahon na rin talaga tayo mag-isap-isap. Meron naman mga teleconsult para pwede kayo at least sa mga doktor. Kahit hindi face-to-face. So, simulan natin sa ganon. And then, pag nalaman na nila kung ano yung nangyayari, ano yung kondisyon, dun tayo mag-uusap ng kung ano ang mga paraan natin na magawa na safe at makatulong talaga tayo sa mga kailangan nila. Okay. So, Doktora, kanina binanggit natin yung kondisyon na hypothyroidism and yung hyperthyroidism. Ito ay dalawang magkaiba at magkasalungat na magkasalungat. So, how would you describe itong dalawang kondisyon po na ito? Ano ang pagkakaiba po nila? Okay, napakaganda ng tanong na yan kasi mga pasyente, lagi nilang concern. Doktora, hyper ba ako? O hypo ba ako? O ito bang bosyo, itong goiter, etc. So, Yun ko ha. Ang dalawang klase kasi ang aspeto ng problema sa thyroid. Una is kung merong ng bukol o paglaki, ibang kondisyon mo. Pwedeng kahit may bukol o lumaki yung thyroid, pwedeng hindi hyper, hindi hypo, pwedeng normal thyroid. So, isang aspeto yan. The other aspect has to do with totoo bang merong problema sa function. Hindi na siya normal thyroid function. In this, pwedeng hyper or pwedeng hypo thyroid. Pwede nating explain isa-isa kung dalawang na to. Kung gusto mo natin pag-usapan ngayon. Okay, please. Okay, so yung hyperthyroidism. Please, go ahead. Hyper, ibig sabihin mataas ang hormone level. Ang ibig sabihin nun, maraming hormone na napoproduce yung thyroid gland. Tapos ang mga manifestations niyan, talagang ramdam ng pasyente at nakikita agad sa mga kasambahay niya, ng pamilya niya. Karaniwan, kumakabog ang dibdib, nanginginig, makamay, nangangayan. Yung makain ng kain, ang daming kinakain. So sabi lang, uyang saya, pero may nangyayari. Subsequently, correct. Nagkakaroon ng mga kumisan, alam makikita na pa yung mata na parang nanlilisip or ectoptalmos ang tawag na nyo dyan. So, yes, ito, yes. Nakaroon ng pagbabago sa mata, sa itsura ng mata. Hindi lahat ng ito lalabas agad, kompleto sa isang tao. Pero ito yung mga ilang manifestations o symptoms na unti-unti nakikita sa kanila. Hanggat tumating yung talagang sobrang lala kasi hindi sila nakapagpatingin. Okay. Hindi siya simple na sakit. Hindi siya harmless na sakit. Matindihan, tumisan, na-ICU pa sila yes. at nanganib ang buhay nila dahil sa hyperthyroidism. Woo! Okay? Okay. Doktora, pwede bang bitinin natin dyan? So, hyperthyroidism lang muna itong pinag-usapan natin. Then if we can, let's break, it's 10:30, mag-break tayo mabilis na mabilis. Pagbalik natin, paliwanag natin naman itong hyper kanina, yun nga. Tama yung description, no? Hyper na tao, talagang kilos, gawa ng gawa.
payat ang payat. Kahit ang daming kinakain, payat na payat. Ano? Pero yun nga sabi nyo, hindi pwedeng basta i-disregard ito. Ngayon, ano yung hypothyroidism? Magbabreak lamang tayo mabilis na mabilis for some messages, pero magbabalikin po ang alagang kapatid sa Radyo 5. Radyo 5, 92.3 News FM, News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. 21 trains na ang pinatatakbo ng MRT3. Layon itong maserbisyoan ng mas maraming commuter. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni Engineer Mike Capati, Director for Operations ng MRT3, na aabot sa 153 isasakay sa bawat train set mula sa dating 300 hanggang 400. 6 na minuto ang pagitan ng biyahe ng bawat tren upang mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Mananatili rin ang mga train marshal sa loob ng tren upang matiyak na walang gagamit ng cellphone o mag-uusap sa loob ng tren sa kasagsagan ng biyahe. Daraan pa rin sa health protocols ang lahat ng sasakay sa mga tren. Sa ibang balita, nasabat ng customs ang nasa 1.1 million pesos na halaga ng 3 pakete ng marijuana sa Port of Clark, Pampanga. Idineklara itong coffee t-shirt book bag, pero nang inspeksyonin, napansin ng customs examiner na tila sweet aroma ng coffee beans dahilan para buksan nila ang bagahe. Nadiskubre nilang marijuana ang laman ng coffee packs, makaraang singhutin ito ng canine dogs at isailalim ang sample sa laboratory testing at chemical analysis. Na-turnover na ang marijuana sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa kaukulang disposisyon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Sila ang babago sa tunog ng FM radio. Parating na sa Radyo 5. Malapit na. Nagbabalik na po ang alagang kapatid sa Radyo 5. Pinag-uusapan pa rin po natin ang ating thyroid gland. Ngayon pong Setyembre ay kinikilala bilang Thyroid Cancer Awareness Month. At of course, kasama pa rin po natin ang isa pong endocrinologist mula po sa The Medical City. And of course, isa po siyang profesor sa UPPGH, Dr. Elizabeth Pacheco. Ito na, may mga bago natin pabatiin uli si Doktora. Siya munang batiin natin mula kay Gia Maria. Yeah, Rojas, very informative discussion. Teka. Hello, Dr. Beth Pacheco, Gia Rojas. Jane Yakit Padual, Recto. Good day po, Doktora, at mamenshi hypo. Ay, ito meron din, oh, hypothyroidism din daw siya. Be, masirag, hyperthyroidism po ako. Lumalaki po ang mata ko. Doktora, meron din ibang nagsasabi. Ano yung lubog? Nakalubog yung aking goiter. Meron bang ganun? Teka, pero before that, naku, iniwan pala natin yung hypothyroidism. So balikan po muna natin ang difference hyperthyroidism kanina ngayon, hypothyroidism. Okay, hypothyroidism naman. So hypo, mababa ang hormone level. So ito nangyayari kanina-iwan sa mga taong naoperahan o kaya na radioactive iodine. Uso na rin yan, yung treatment na yan, mention sa mga hyperthyroid. Yes, yes. Radioactive iodine. Okay. Pagkatapos mga radioactive iodine, medyo nagkakalimutan na sa follow-up, mamaya nagiging hypothyroid. Kasi nga, diba, pag nawala yung gland mo, wala na nagpo-produce ng thyroid hormone. So, kailangan mo talaga, iinom ka ng gamot para manormalize mo yon. Pag hindi mo ginawa yun, okay, at hypothyroid na, ang karaniwang nangyayari, ito napakabagal, dahan-dahan. Unti-unti ka, tumataba, dahan-dahan kang lumabagal sa pagkilos or sluggish, yung ano mo. Literal yan, doktora, ha? As in, bumabagal, pati pagkilos.
pati pananalita, ganun po ba yung manifestation niya? Oo, hindi naman agad-agad nangyayari yun. Kanyari, a few months lang, wala naman. Napaka, ano niya eh, progressive. So in fact, meron ko siyang patient. For example, parang 20 years na yung kanyang operasyon. Tapos pumasok siya. Oh. Siyempre, malaki na siya. Tapos, mabalot. Yes. Slow yung mga, ano niya, reflective niya. Constipation, hindi nakakadumi ng normal. Pati yun. Okay. So, pasok pa lang, sabi ko, alam ko na. Medyo nagbabago rin yung alam. So, alam ko na. Oh! Talagang nag-hypothyroid. Tapos, kagaya ng hyperthyroid, hindi ko simple. Yes. So, tumating na sa puntong ganyan, meron kaming tinatawag yung medical terms na myxedema coma. Ibig sabihin, dalawa na. Again, Doktora, bagalan mo nga yun. Myxedema coma. Coma. Parang naging comatose. Ibig sabihin, sa lalang lagay ng pasyente, kailangan hindi nilang ma-admit sa ospital. So, kagaya ni hyper, so si hypo, meron ding lalang lagay pati agad na pick up at hindi nabigyan ng tamang medication na maintenance. Karaniwan kasi ito for life. Pero pag sinabi natin for life, may iba naman, hindi na nila i-check yung thyroid hormone levels nila. Oh. O kaya kakalimutan, kung nangyayari tuloy, hindi sakto yung level ng thyroid function na importante. Okay. I remember kasi ang mami ko, meron niyang parang necklace, yung operasyon niya dito noon. And naaalala ko talagang religiously iniinom nga niya yung kanyang gamot to regulate, tama nga ano. Parang it takes on the function na dating pinoprovide ng thyroid gland. So it's the medicine now that does that function in effect. Now, another thing. Now that I've mentioned that, kasi like ako, yung mami ko, meron ano, is it at all possible na mamamana naming mga anak yan? Okay. Hindi lahat mamamanahin yun. Merong mga tinatawag na familial conditions na nag-pamilya. Different sa hyperthyroidism, merong ganun. Yung familial conditions, ibig sabihin parang nangyari sa nanay, nangyari sa tiya, parang gano'n, ano, na, pero hindi na talagang may mamanahin na mas mataas. Okay. Same condition. Yes. Mula kay Jane Recto, good day po, Doktora. Hypothyroidism po ako. Okay lang ba ituloy-tuloy ko yung gamot mukha namang hindi ito over-the-counter, no? So babanggitin ko yung gamot. Eltroxin, 100 milligram na reseta sa akin. Di na po ako nakabalik sa ospital dahil sa pandemic. Okay. So is it safe to just continue? Ang sagot dyan, depende kung gano'ng katagal ka na huli nagpa-check ng TSH mo. Kasi yung TSH, sabi sa atin, kung ang level mo ba nasa normal na lagay. At kung gano'n, kung sobrang tagal na, 6 months or a year na more, baka panahon na rin mag-check para lang matiyak na nandun sa tamang level. Nasa tamang level. Okay. Now, the next question is, meron ba anong mga uri ng eksaminasyon that will determine kung ikaw ay may problema sa thyroid mo and when? Kailan ka magpapatingin? Ano ang mag-uudyok sa'yo? Ano ang magsasabi sa'yo na, nako, patingin mo yung iyong magpa-examine ka ng iyong thyroid gland? Okay. So, tatlong bagay yan. Yung isa yung kung may napansin kang may tubo na lumaki or may mga buko na napansin or nakakapa, number one yan. Dapat magpatingin. Pangalawa, yung sintomas na sinabi ko, lalo na yung hyper sa mga bata-bata, kitang-kita talaga na magkakaramdaman. Yes. So, huwag mo yung pabayaan, ipakonsulta mo yan. Yung hypothyroid, sabi ko, medyo mabagal pa yung hindi dumating eh. Pero, kung napapansin mo rin na gano'n, hindi din talagang magpa-check ka doon sa mga body. Karaniwan, yung doktor mo, i-examine ka, tatanungin ka ng history mo, pagkatapos gagawa ng konting blood tests para makiyak kung ano nga ba siya. Normal, blood tests or hypo. Okay.
And meron po bang edad na by this age, dapat pati yan pinapacheck mo na? Or pati mga kahit bata pa, dapat i-check na yan? Is there an age that will that should trigger na o nako magpa-check ka na ng iyong thyroid gland? Okay, so parang screening ang tanong mo kung sino yung dapat nating i-screen, 'di ba? Kasi mahal din yung mga tests eh. Yes. So karaniwan kung meron sa pamilya, maganda ring magpa-test. Yeah. Kung nararamdaman, syempre sa simula, magpa-test. Okay. At karaniwan naming routine na parang screening sa mga nagkakaedad. Kasi hindi mo alam na hypothyroid. Ah. Meron siyang hindi masyadong malalang hyper, pero nakaka-apekto sa puso at sa buto niya. So doon, medyo mas madali kang order ng mga test na para malaman natin. Okay. May mga pagkakataon ba, doktora, na hindi tuwirang dito sa ating thyroid gland area nagmamanifest yung problema? Pero nagmamanifest siya sa ibang paraan. Babalikan ko lamang if I will relate it to my experience then. There was a time I was experiencing palpitation. So merong pinagawa sa aking mga, tas nung chinek yung aking history at nalaman na ang mother ko nga ay naoperahan for her goiter. Nako, yun na, nagpa-test na for T, yung mga T something levels. So yun yung tanong ko, maaring hindi siya mag-manifest as goiter o as hypo or hyper, pero parang merong ibang parang may ibang symptoms na maaring magsabi, uy nako, teka ipa-check na nga natin 'yan. Parang na-mention ko na lahat ng mga sintomas. So yun ang mga usual nating ano, either related sa Buhok or bukol or related din sa mga hyper, yung kabog ng tubig, pangangayayat, or hypo na nag-gain ng weight, nagiging mas sluggish, mga gano'n. Yan. Ano na naman characteristics na pag napansin mo yun, mainam talagang ma-check. Ngayon, yung may bukol, kung pwede natin pag-usapan din yung bukol, karaniwan dyan. Yes, please. Doon tayo mag-address yung concern as to whether, naku, baka nga yan, ano ba yung bukol na yan? O ano ba yung maraming bukol na yan? Okay lang ba yan? Ansya din ba yan buhay mo? Or meron ba dyan isang bukol na eventually lalabas na maging thyroid cancer? So, yun ang ating ngayon pag-iisip pagka nakakakita tayo ng bukol, lalo na kung wala naman silang hyper, thyroidism, or normal. Hindi ibig sabihin, common normal, yung function, hindi na-concern yung bukol doon. Importante pa rin siyang talagang kung anong problem. Okay. Now, doktora, kailan nangyayari na ito ay nagiging cancer? Okay. Halimbawa na din, and what the meron ba siyang mga lifestyle na mga let's say malakas ka man ni Garillo, ayan pwedeng maapektuhan 'yan, or wala, totally wala? Ano po ba ang maaaring pagmulan ng thyroid cancer? Okay, so pinag-aralan mabuti ang question na 'yan. Pero hindi natin alam lahat ng sagot. Pero tiyak sa akin na kung ina ni Garillo, talagang masama sa katawan yon. And yes, yes. One of those. Dati, sinasabi nila yung mga nai-irradiate sa leeg. Noong unang panahon kasi parang daw sa tonsil noon sa Amerika na ni-x-ray radiation nila yung area ng tonsil. Oh. So, nagkakaroon ng thyroid cancer. Marami pang ibang dahilan, hindi natin alam. Pero ang masasabi ko lang, medyo mataas ang rates natin sa Pilipinas ng thyroid cancer. Sa Pilipinas? Hindi pa rin natin naiintindihan itong kritiko kung bakit at ano yung mga factors. Kasi meron yung laging genetic predisposition. Meron environmental. Kulang pa tayo ng talagang kompletong pagsusuri kung ano ang dahilan. Yun. Pero ngayon, pag nakakita ka ng bukol, hindi mo pwedeng sabihin, ay, walang kwenta yan. Medyo pasilip natin yan para sigurado lang. And kaawa ng Diyos, as I said, majority naman Ay benign.
may mga nag- benign. Naman. So, syempre, hindi mo pwede sabihin, ito din, wala, kaya ito yung isang maliit na porsyento na malamang ay cancer. So, kailangan talaga invest. Yeah. So, well, yung isang ang comment dito, gagaling pa ba ako? So, yung mga conditions na binanggit natin, doktora, yung goiter, yung paglaki, pagka nagkakaboso na lumalaki na, yung hypothyroidism, yung hyperthyroidism, yung thyroid cancer, lahat po ba ito ay nagagamot? At hopefully naman, although you said medyo tayo ay slightly mas mataas ang bilang ng thyroid cancer cases natin, ano, maganda naman po ba ang prognosis? Okay. Ang kagandahan itong thyroid conditions, nakakatuwa na kung maaga mong ma-pick up, magagamot. Yes. Napaka-importante. Mm-hmm. At yung hyper, para wag ka nang darating sa punto na kailanganin mo talagang ma-admit at manganib ang buhay. Mm-hmm. Yung hypo, ganun din, magamot ng maaga. Dahil talagang nakakatuwa, dahil parang magiging magic, mag-normalize ang mga bagay-bagay sa pasyente pag nagamot. So, naayos ito. Kaya importante kaya tayo nag-goiter and thyroid disease awareness. Dapat alam naman ano yung ipipick up. Ngayon yung thyroid cancer, iba-iba yan. So, merong sa awan ng Diyos, pag pinagsama-sama mo siya kumpara sa ibang mga klase ng cancer, medyo siya yung mas salamat dahil very slow growing siya. So, slow growing. Oo, may mga pasyente na maraming taon, almost older nagkaroon ng thyroid cancer, but they're like normal. Ilang majority. Pero syempre, difficult cases and aggressive cases. Again, sa awal, hindi naman sila pero pag ganun klase ang naging panas sa sente, parang talagang doon, medyo mahirap at wala na masyadong. So, iba-iba sila. Pero yun nga, agahan natin na mapita. On the whole, yeah. O, para maaga natin magamot ng tama. Parang kahit anong sakit naman, doktora, no, it's always early detection ang kakampi natin. Ano? Okay, we have some questions and some comments. Uy, Rachel Picard is watching us from, I think, Virginia, USA. Ito, Elsa Oliva is also watching from Los Baños, Laguna. Mula kay Nelly Novatch, can you ask Doctora Beth about Hashimoto's disease? Uy, ngayon ko lang yata ito narinig. Hashimoto's disease, at may kinalaman po ba ito sa ating thyroid gland? Yes, ang Hashimoto's, tunog hapon, di ba? Pangalan niya ng isang hapon. Yeah. Pag-describe ng okay. Dala yan sa ang thyroid gland, nagkakaroon ng inflammation or inflammation na nagpuproduce siya ng mga antibodies. Tawag natin anti-thyroid peroxidase antibodies or anti-TPO. Many years ago, siguro 20 years ago, wala tayong mga tests na pang-measure noon. Pero na may measure na natin. So ngayon, nakikita natin, meron palang ganong kondisyon na wala pa rin silang agad nararamdaman, hindi pa rin talaga sila hypothyroid, yung TSH nila. Normal, pero may antibodies sila. Positive yung antibodies sila. Kaya yung label namin, may Hashimoto's thyroiditis ka. And ang ibig lang sabihin nun, babantayin mo, kasi maybe later on, pag sumobra na yung inflammation, isisira na yung thyroid. Pag nasira niya, wala na rin yung thyroid. So, kailangan rin niyang magiging hypothyroid siya, mangangailangan siya ng thyroid hormone replacement. Okay, but how will you know it's iba ba yung sintomas niya? Iba yung manifestation niya from hypo and hypo? I'm sorry, I didn't get that part yata. Yung Hashimoto's, mas hypo ang presentation nila. So wala mas rin hypo. Na nakikitang clearly na sintomas. Siguro yung iba sa malaki ng konti yung thyroid gland, merong iba na manifest na ng pagbaba ng hormone level. Pero sa una, hindi. Kailan namin ginagawa yun? Usually,
kaya nagsiscreen tayo ng blood test para sa thyroid, ang gagawa namin karaniwan, free T4 and TSH. Okay. Pag TSH, ang normal nun, mga 3 or 4. Pag nakakuha kami okay. ng level na 5, 6, or mataas below 6, mataas na yan. Pero parang hindi na makita na pwede siyang magka-hypothyroidism. Tapos kung pa yung free T4 mo, karaniwan nagpapa-antibody test kami dyan. Kaya nalalaman natin. Oh, okay. May nangyayari. Blood test din po yan, doktora? Blood test din siya. Is it a blood test? Blood test din siya. Okay. So, yun lang, medyo nadadagdagan yung gastos ng pag-test. Kasi Yes. Natin talaga kung sinong pasyente ang nangailangan. Kailangan ito. Okay. Arvin Agustin, watching from BGC, does the hyperthyroidism affect the blood pressure? Thanks and more power po sa program ninyo po. BP, may kinalaman ba sa BP? Ang hyperthyroidism? Yes. Pwedeng tumaas ang blood pressure sa nagagamot na hyperthyroidism. Good point. Oh, so kailangan talaga i-control. Okay. Tapos, meron namang ano po mula kay Gigi Valderrama? Well, ito, anong age range common ang thyroid problems? And also mula rin kay Bebebe Masirag, meron bang food na bawal for merong mga thyroid conditions? Okay, yung sa age, pwede namang bata-bata or hanggang mga kaedad nagkakaroon ng thyroid problems. Pero majority sa kanila, syempre dun sa mga time na pa rin na 20 to 15 years of age, mas karamihan sa mga bata-bata na talaga nagkakaroon ng kondisyon na ito. Yes. Yung pangalawang tanong has to do with treatment ba? May bawal bang pagkain? Okay. Yes. Magandang question yan. Kasi yan din ang laging tinatanong ng mga pasyente. Ano ho bang pagkain? Mm-hmm. Bawal? Ano po ba? Lagi kong sagot. Or makakatulong. Ang thyroid condition, hindi kagaya ng diabetes, hindi talaga base sa pagkain or hindi siya sakit na dala ng pagkain. Maliban na sinabi ko din ng konting iodina na maaaring may deficiency. Yes. In other words, siguro ang laging tanong ng mga pasyente, bawal daw, doktora, yung repolyo, bawal daw yung... Sabi ko, yun ang galing yung impormasyon na yun sa mga unang-unang mga pag-aaral na nakita nila sa mga populasyon na walang kinain kundi repolyo, yun ang basic nilang staple food or cassava, nagkakaroon daw ng gold birth. Pero kung tayo naman mag-repolyo, minsan sa isang linggo sa Dilaga, wala naman siguro ang problema kumain. Gulay pa din yung fiber. So, hindi fiber pa rin yun. Ang sagot kong final is, kain lang ko kayo ng healthy lagi. Wala pong hindi tama na kailangan for the thyroid itself. But kain po kayo ng tama, healthy in terms of anong klase ng pagkain, ano yung mga proportion, amount, para ho tayo yung laging tama ang health na. And it doesn't just apply. Eating healthy doesn't just apply for our thyroid glands. Keeping our thyroids healthy sa lahat ng condition, talagang it's going to help us even for COVID, 'di ba? Yan ang laging sinasabi, kumain ng tama at so it will protect us from other diseases. Okay, ngayon, so punta na tayo, doktora, sa dahil malapit na rin tayong sabihang magpaalam na paano bang maiiwasan ito, especially kung alam mong in your family history ay alam mong meron, pero kung wala, hindi pa rin pwede magpakampante. So ano po ang mga kailangang gawin para to makaiwas na magkaroon, mag-develop tayo ng any thyroid condition? Okay. Majority kasi nagagaling sa mga autoimmune conditions. Wala tayong masyadong magagawa sa mga yun. So, yun nga, as early as na sintomas, kailangan natin magkonsulta. Yung sa diet, tamang iodina, being healthy, palasa ng mga radiation exposure, yun ang mga pwede natin magkakaroon ng mga. So,
Ingat lang kayo lagi, minsan may mga x-rays na ginagawa, may make sure ninyo na hindi na-affect mo yung thyroid gland ninyo, yung area ng liver na to, pwede yung takpan, minsan yung mga dentists, so, kung ito obra, kasi kung sabi nila, hindi daw makita masyado yung dental. Oh, pati pala yun. Yeah, for most of the tests you're having, lagi nyo yung tatandaan, alagaan nyo yung thyroid ninyo. Kasi ayaw nyo ma-expose na for any of you. Radiation, okay. So, ang society po ba, Doktora, meron mga huling paanyaya? Meron bang mga activities, virtual activities, na pwede kaming sumali at pwede kaming manood at makinig? Yes, yung, as I said, nung sa unang sa opening natin, dati akong presidente ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Kami mga magkakasamang doktor ay talagang nagnanais na magbigay ng informasyon sa ating kababayan, sa ating nangangailangan ng tulong. Importante ang edukasyon, lalo na nga sa diabetes at dito sa goiter. Alam mo, nalulungkot ako pagkakita ko ng mga pasyente na napapasok dahil na ICU lang dahil sa hindi sila nagamot. Pwedeng dahil magpapagamot. Pero kuminsan, kakulangan din sa pag-intindi na ito ay hindi simple or harmless na sakit. Hindi po. Kailangan talagang magamot. Kasi ayaw natin sa punto na wala nang magawa at marami sa ating kababayan ay maaaring mamatay ng dahil. So, yun, marami tayong ganun. I-share namin sa inyo kung mayroong mga activities. But mostly, kung saan kami nagpupunta at nagtuturo sa mga doktor, meron din kami nakambal na lay forum na para ang mga... Lay forum, yes. So, yun, ano lang kayo na antabay kayo ng mga ganun announcement. And I'm sure this coming week and this month as we are celebrating, marami tayong yan. As you're on social media, Doktora, the association is on social media? On Facebook, pinakamadali? Well, Menchi, pakiulit. Sorry, are you on social media? I'm sure pinakamadali, hahanapin kayo on Facebook. the association, the society. Yes, I think PSEBM is on Facebook, so... Okay. Meron ganun and may mga sources din ng patient education. Yes. Ayan. Okay, so thank you very much, Dr. Elizabeth Paz Pacheco, isa pong endocrinologist mula po sa The Medical City, and of course, isa pong professor sa UP-PGH. Maraming salamat din po sa lahat po ng tumutok sa atin. Ako, nagka-problema tayo. Sayang ano, yung sharing natin kanina ng photos sa hindi natin achieve, pre-practice pa man din natin. Again, paki-like at paki-share po ang ating episode ngayong araw na ito para doon sa mga hindi po nakatutok sa mga oras na ito ay meron din sa mapulot. Mako, malay ninyo, sila din ay merong mga katanungan tungkol sa kanilang thyroid conditions. Again, tomorrow po, samahan ninyo kami ha. Meron pa bang humabol? Samahan ninyo kami bukas sa alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po uli ng umaga para sa atin ang mga from nega to nego, bida ang negosyo mo. Dalawa po ang ating i-feature na negosyo tomorrow. Dadayo tayo all the way to Oroquieta City at saka masarap na kape ang ating pag-uusapan. Saan ba natin mahahanap yan? Again, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Sa ito, samahan ninyo kami uli bukas alas 10 ng umaga sa Alagang Kapatid sa Radyo 5. Ako po muli ang inyong lingkod, Menchi Silvestre. Magkita-kita po tayo uli bukas. Salamat mga kapatid! May kurot sa puso at may mga kwento ng inspirasyon at pagsisisi.